So yun, nakabili na ako ng mga pesos para gamitin ko sa truck. Daddy, will you buy more? Yeah. Okay. Daddy, say hi. Say hi. Hi. So yun, bumili na ako ng mga pyesa. Yes. So ito, dalawang pail ng langis, 10W30, synthetic blend. Synthetic blend ang gamit ko. Then magpapalit din ako ng gear oil ng differential, fully synthetic. So yun, then meron ako ditong 12 jug ng coolant. Coolant siya, palit coolant din sa ito, thermostat. Palit din. Okay. So yun, nag-deliver kami kanina ng RV. So tatapusin ko naman itong aking truck para makabiyaner na ako sa next week. So 1 week akong off. Ayan dyan, nakalat yung aking garage. So yun, kakabit ko muna yung drain plug ng langis. Salinan ko muna siya ng langis. Dahil kulang ako sa drain, yung lalagyan ng pagde-drainan ko ng aking differential oil at saka ng coolant. So 2 days ko na siyang na-drain. So 2 days ko siyang na-drain. So yan yung filter ko na tinanggal at saka drain. Siguro naman wala na tumutulo. Wala na. So yan, lilinisin ko. Papalitan ko rin ng stabilizer bushing. Kuha ko bukas. Then stabilizer links. Bukas, kuha ko bukas. Then, maggagrasa na rin ako ng mga piting. Gaya nga na sinabi ko. Nag-truck wash muna ako. Pinasiritan ko siya. Gagrasa ko na rin siya. So mag-charge lang ako ng hangin para maggrasa ang mga piting. So yan, malinis-linis siya. Kailangan ko lang punasan yung mga paglalagyan ko ng filter para naman malinis. So kailangan talaga malinis na malinis to. Kailangan walang madumi, walang mantsa para maganda ang ating trabaho. Hey, tag me, they're playing. Can you talk to me? Yeah. So, clean is now. Linis na. So, ayan. So, ayan. Malinis na yung pagkakabitan ko ng filter. So, nalagay ko na lang yung aking oil filter to bypass. At saka dalawang oil filter. So, malalaman nyo yan. Pagka bypass yung isa, malaki. Yung pinaka butas niya. Tapos, to filter. Dalawa. So yun. So yun nga, napunasan ko na yung pagkakabitan ko ng filter. So itong aking drain plug kailangan ding linipunasan. So meron akong pamalit na tawag dito, o-ring para dito. Para laging malinis. So yun, linisin ko lang. So wala nang gloves. Hindi na kailangan mag-gloves. Sa gaba lang yung gloves eh. So tapaling ko lang to. So pinakamaganda habang tuwing mag-change oil, papalitan nyo ng ito, o-ring gasket.
or o-ring. Kasi ito may rubber dito sa, may rubber yan sa paikot. So ano na yan, medyo hindi na rin kasi nung kaganda. Kasi nakailang change oil na rin naman to. So maganda, palit bago. Para safe. Ito. Ito yung bago. At ko ba pinupunasan pa yung luma. Maganda, lagi bago. Hindi naman sa lahat ng panahon lagi bago. Or sa lahat ng oras ay luma. So linisin natin maigi. Then, lagay natin itong bagong o-ring. So hindi ako masyadong nakakagawa kasi nag-uulan. So may forecast na naman ng ulan. So yun, ano siya, yung halos mahigit isang araw ko na nakadirain yung langis. So wala nang tumutulo, kaya maganda. Halos side na siya. Bukas din yung sa taas, yung takip. Kaya ano, kung papalitin ako ng coolant, hindi ko na na-drain pa. Kasi kulang ako sa lalagyan. Tsaka wala rin pwesto, kaya kailangan ko muna itong mailipat yung oil. Para may mapagsalinan ako. So, punasan din natin ito. Punasan natin ng maigi. Para walang bahid ng mantsa. Walang bahid ng iba. Yan ang kagandahan pagka matagal na didrain. Side na side. Wala nang tumutulo. So yun, nalagay ko na yung bagong o-ring. So may magnet siya sa gitna, no? May magnet siya sa gitna para yung mga grinding metal na nagaano sa loob ng makina dito dumidikit. Snag lang ng kaunti. Then, yung oil filter na. Malinis itong ano para hindi sumamang alikabok. So bumili ako ng pitchel pa sa Dollarama para lang madaling isalin. Ito yung mga filter. So bypass muna. So para hindi mahirapan, lalamnan na natin yung langis. Yan, may step naman eh. Step 1, step 2. Yan.
So ito is filter ng langis. Sa huli to, sa huli. Unahin kasi natin, unahin ko kasi yung bypass. Yan, malaki yung butas. Kasi yung bypass kasi is naroon sa likod. Sagihin ako muna ng damis. Para hindi matapon, gumamit kayo ng pitchel. Kung may budget naman kayo, bumili kayo ng ano, yung panglangis talaga. Ito mura lang to sa Dollarama, $2 lang. Ayun, ganda ng langis, oh. Napakalinaw. Diba? Compare sa pag nag-change oil. Napaka-itim. Parang uulan na naman, so kailangan ko matapos talaga tong langis, kahit man lang tong langis, tapos i-drain ko yung coolant. Kulang pa, gano'n ba karami to? Kunti pa. Tapon. Okay. And then, pagka napuno na ng ganyan, babasahin natin ng konti yung rubber, pinaka o-ring ng filter para humakab siya or lumapat ng mas maganda. Bakpan natin ito. So, ito muna ang bypass. Bypass. Ito ay bypass filter. Mahirap pakagatin. Kailangan kasi pantay. Yan, kumagat na. So, ginagawa ko, ginagamitan ko rin ng panghigpit na tools, pero hindi naman siya ganun kahigpit. Kumbaga, snug lang. Para lang ano. Kasi mahirap higpitan itong gantong malalaki.
So ito, kinagamitan ko. Wag niyo lang kakahigpitan ng mahigpit. Kumbaga sa kanya itulong na higpit lang to ang gagawin ko. Kasi nga, mahirap maghigpit ng nakahiga. Okay. Mararamdaman nyo naman pag kayo mahigpit. Yung tamang higpit lang. Okay. Susunod ko na yung oil filter. So, spray ko na lang siya ng brake cleaner. Bypass filter. So, ito namang unang filter. Oil filter to. Para safety. Bakit ko nilalamnan itong filter para hindi mapwersa yung langis sa loob ng makina. Ibig sabihin ko nun, kasi pasusubrahan mo, pagpa-under mo ng makina, may papasok pa ng langis sa filter. So matagal mag-circulate yung langis sa loob kasi nga lalamnan muna niya yung filter. So para hindi mahirapan, lagyan natin ng langis yung filter. Basta bago ilalagay niyo, ha, bago. Kasi maglalagay ng used, baka lagyan niyo rin ng used, wala rin silbi 'yon. Nag-change oil pa kayo. Yung ibang yung mga pulley ng bearing, hindi ko pa naasikaso. Binabad ko lang siya sa pang-lubricant, parang WD-40 para masaid yung dumi ng bearing, tapos tsaka ko lalagyan ng grasa. So, ganito pagka owner operator, kailangan marunong ka magtiyagang kumutingting. Magandaan lang, may pwesto kasi ako ng trako dito sa bahay, kaya nagagawa ko. Sakto lang pala isang pitchel to. Isang pitchel lang pala. Ang laman. Yung unang oil filter. Make sure na okay yung pagkakakabit ng filter bago nyo higpitan kasi baka magsala yung thread. Wala, masisira. Ayan. Sa mga kotse kasi, yung pinangihigpit lang, panghawak ko dito, liha. Para mahigpitan ng ayos. Kaso ako kasi, iniisnag ko ng tools. Para naman, hindi naman siya totally bawal. Nasa sayo na lang yan. Sabi ng ibang mekaniko dyan eh, hindi dapat ginagamitan ng tools. It depends. Snag lang. Ganyan lang. Then next.
Eh, huwag kayo matatakot mag-change yun ng mga sasakyan nyo kasi hindi naman kasi ito kahirapan. Basta make sure lang yung mga step na gagawin is double check. Yung pagdidrain naman kasi ano lang naman yan eh. Sigurado ko kayang-kaya nyo rin. Then yung pagbabalik naman, ang importante lang, double check nyo yung pagkakabit. Make sure na walang sala bago kayo bago nyo paandarin yung makina or bago kayo magsali ng langis, make sure double check nyo yung drain plug then filter. And kapag magsasali naman kayo ng langis, make sure na tama sa level, tama yung amount na ilalagay nyo yung langis. At importante, tama yung viscosity na langis na gagamitin nyo. Kung anong rights na langis ang kailangan. Ang pag-change naman kasi kahit ano naman brand yan, basta yung viscosity nga. Itong sa akin, itong truck ko is 10W30. So, ang ginawa ko kasi, dapat magpapalit ako ng brand. Kaso, ito na talaga kasi yung mura kong nabibili. Since nung start na nag-change oil ako, kahit nagpapa-change ko itong truck, ito pa rin, Delo pa rin. Delo yung gamit ko. Para hindi dapuan ng dumi. Kasi subok ko na rin naman itong Delo. Kasi mahirap din naman, sa totoo lang naman din kasi, mahirap kasi papalit-palit ng brand ng langis. Kasi, I don't know, siguro yun lang kasi ang pananaw. Pero dati, nung sa jeep namin, papalit-palit kami, pero more on kami nun sa ginagamit namin nun, Castrol. Tsaka Delo Gold, yan. Subok ko na yung Delo. Pagkaganong pa nga panghanap buhay na sasakyan. Delo yung gamit ko sa jeep namin sa Pilipinas. Yung last na filter. Tools ko hindi naman para panghigpit din dito. Gusto ko lang kanya-kanyang diskarte lang. Kasi masama yung sobra higpit. Kailangan tamang higpit lang.
So yan, naikabit ko na yung tatlong filter. Naikabit ko na bypass at saka dalawang oil filter. So double check, naikabit ko na yung drain pa, yung drain plug yung tawag yan. So yan, at salinan ko na lang guys para magamit ko tong lalagyan ko at pa-drain ko yung coolant. Kasi hindi pa siya mapapandar kasi ko i-drain ko yung coolant, mainit. So itong filter ng coolant palit din. So palitan ko na rin ng thermostat. So yung mga pulley, hindi ko pa nakakabit. So kalas pa yung belt. Kalas pa. So yung water pump ko naman is wala namang sign ng leak. Yun lang talaga, umiingay lang yung mga bearing. Nakakabit na pulley kasi nga hindi ko pa na-lubricate. Binabal ko pa lang sa ano para malinis yung bearing. So ililipat ko lang to do sa pinag-alisan ko ng oil para ma-drain ko yung coolant. Coolant naman, coolant. So basta okay na yun lang is double check. Double check ko rito. So yun, drain plug. So all good. So kulat naman, salin ko lang muna to. Keep safe and keep on trucking.